Isang mapagpalang araw na naman sa inyo guys. So for today's video guys, papakita ko lang sa inyo yung mga panlaban nga natin ng summer dahil sa mag-i-start na yung summer. At yung apat nga pa lang niload natin ng Katbalogan, na-load na natin kahapon, hindi ko na na-videoan dahil medyo marami tayong ginagawa at medyo busy tayo, no? So papakita ko lang sa inyo yung na-encode naman na yung dalawa nating kalapate sa GRPC NEPED. So dalawa yung in-entry natin doon, tapos yung dalawa sa CLRPC. So pakita ko na lang sa inyo dito yung na-encode. Pero sa CLRPC guys, hindi pa na-encode yung kalapati nga natin. Tapos eto, papakita ko nga sa inyo, ito yung mga pang-summer nga natin. Dahil malapit na mag-umpisa yung summer, inilipat na natin yung dalawang kalapati nga natin dito sa mini loft nga natin. At sinasanay na natin sila. Sakto nga, pagkalipat nga dito ng hen, nag-itlog ng dalawa. So kung sino nga guys yung taga-Gapan dito or malapit sa Gapan na gustong kumuha ng itlog, pamimigay ko lang yan kasi hindi ko pa pipisayan. Pang 3 days na nga nila ngayon na nag-itlog. So hindi kasi tayo nagpapapisa dahil lihi na yung mga panlaban nga natin. Bali, papalitan ko lang yan ng artificial egg. So ayan, yung linyada na ito guys, boam line. So yung original boam natin na wala nga ano, yung napangalanan natin ng boam. Tapos yung kapatid niya, yun ang naisang pa natin sa Katbalogan. Sana makauwi bukas sa oras. 2 days race naman yun, ano? Sabado bukas, bukas na iabangan. Tapos hintayin pa natin hanggang sa Linggo. So pero sana day bird tayo ng Katbalogan dahil sa maraming umihiling ng day bird dun. Dahil maganda kasi record ng ibon pagka day bird. Kahit na hindi day bird, basta mag-clock ng kinabukasan ng Linggo, okay na rin sa atin. So yun nga ano, yung kukuha nga ng egg or ng itlog ng kalapati nga natin. Kung mayroon kayong sitter dyan na 2 days nang nag-itlog, pwede nyo kunin to. 2 days to 3 days. At pag kinuha nyo naman yan, sakto itapon nyo itlog ng papalitan nyo, tapos ibigay nyo, ilagay nyo rin. So okay naman yung linyada na yan, ano? Dumudulo naman kaliwat kanan. So south and north race, pwedeng dumulo yung linyada nga na yan. So ayan, in-update ko lang kayo. Apat lang yung ilalaban nga natin para sa summer. Ito yung dalawa, kasi nagtitipid tayo, ano? Dahil mahina kasi pa premyo sa summer. Iba pa rin yung race ng north saka south. So doon malaki-laki, sulit talaga yung ibon. Dahil nga sa paghihintay natin ng north race, kasi mauna yung summer doon bago yung north. Kesa mainip tayo, maglalaro tayo ng apat. So ayan yung unang dalawa. At iniba ko na nga pala guys yung setup ng loft nga natin. Bagong setup ng loft, ayan. So pang dalawang pares lang yan. Tinanggal ko yung mga tuntungan dito sa baba. So pwede rito hanggang dalawang pares, pero hindi ko gagawin na dalawang pares. Gagawin ko isang pares lang talaga. Para sa ganun, motivation sa mga kalapati nga natin or sa inilalaban. Kasi pagka may iba silang kasama, minsan naghahanap sila ng ibang kulungan. Gusto nila solo sila. Kaya ang ginagawa ko, isa-isang pares na lang kada isang kulungan. Kasi mas motivate yung kalapati nga natin. Mas gusto nilang umuwi pagka alam nila na solo nila yung kulungan at wala silang kaagawan. Pero ang gagawin natin dyan, pagka tatry natin, ano, kung magpupuling tayo, lalagyan natin na isang kalapati na para sa lalaki at babae nga na to. Mabilis silang uuwi dahil sa pagka nilagay natin sila ng kasama dyan sa kulungan, kung sakaling sanay sila na dalawa lang sila dyan sa kulungan, tapos lalagyan natin ng isang kasama, lalagyan natin ng kalapati dito sa isang butas dyan, tapos lalagyan natin ng screen. Para sa ganun, galit na galit silang dalawa. Nasa tingin nila na aagawin na yung teritoryo nga nila. Mabibilis silang umuwi. So malalaman natin kung pwede natin sila i-pooling or i-grand pooling. Isali sa mga palaro ng mga club nga natin. So ayun yung dalawa. So pakita ko sa inyo yung dalawa pa natin. So dito naman guys, nakakulong yung dalawa nga natin. Dito yung nakakulong si Miss Boam, yung isinampa natin ng Katbalogan. So ito yung dalawang pang summer pa natin dahil apat nga. So halos isang lahi lang naman yan, ha? Puro boam line yung yun, magkakapatid tong apat na ilalaban natin ito sa summer, magkakapatid sa tatay. So yung tatay nung dalawang unang pinakita natin, tatay din nung dalawa na rin. Magkaiba lang sila ng nanay. Dahil subok naman na natin yung linyada ng tatay na to. Kaya isang kak lang ang ginabit natin sa dalawang hen. Pero pareha silang pang summer, ano. Ayan. So ito naman yung GRPC
Nepid combine. So yung dalawa na to sa dalawang club nga natin, tapos yung unang dalawa na yun sa CLRPC. Ayan, condition na yan. So plano ko pagka umuwi dito yung isikinarga natin sa Katbalogan, ibakante na yung kulungan na to para kung sakaling mag-motivate tayo ng dalawang kalapati na to, gagawin natin, pagtitigasahin lang natin sila ng kulungan na, tapos pagsasamahin lang natin sila pagka iloload na, para sa ganun minomotivate nga natin sila parehas na mas mabilis umuwi. Ayan. So ganyan lang gagawin na ngayon natin. Aralin natin paano yung maging kondisyon nila or kung ano yung paano natin sila mapapabilis umuwi, dahil sa norte nga yung karera, kailangan natin, or summer yung karera, 4 laps lang kasi yun eh, kadalasan dito summer sa amin 4 laps. Mahihirapan lang yung ibon natin sa sobrang init, pero yung mga ulan, smash, wala yun, ano, madaan lang tayong tamaan ng ganun sa summer. So kailangan natin dito mabibilis na ibon. So testingin natin. Ganyan lang naman pag-condition, ano? Ang pag-condition naman natin, guys, ng kalapate. At in 3 days ko na to, ano, na flashing. So, ginamitan ko ng Wakamoto saka bawang. 3 days sila. Tuwing maga, binibigyan ko ng bawang. So, ginawa ko na yan sa apat na pang summer nga natin. Tuwing maga, 3 days na puro bawang. Tapos, binibigyan ko ng Wakamoto. Sabay yun ng, ano, bago kumain, 10 minutes. So, ganun lang tayo gumawa. Na or mag-flashing ng kalapate, tapos after siguro 5 days ipupurgahin na natin siya or pupurgahin na natin sila. So yung pagpupurga naman papakita ko naman sa video natin, sa susunod na mga video na gagawin natin. Sa ngayon medyo lalayo muna natin yung pagpurga, dahil nga sa next week or Martes baka isang pa na sila, kabanatuan tos. So inahabol nga natin yon, kaya kailangan hindi muna tayo magpurga, kasi pag nagpurga tayo ngayon medyo mapupurnada or yung kondisyon nila magbabago. Kasi alam nyo naman pagka nagpurga, minsan nagtatahe tapos nagsusuka yung ibon, so masyadong ihina. Araw na ng Biyernes ngayon, so kung maglo-load nga ng first training yung club natin ng Martes, aalangan tayo sa kondisyon ng ibon. So naisipan ko na yung Martes nga na yun, ma-load muna natin sila. Tapos, saka na tayo magpupurga. Pag uwi nila, papalipas lang tayo ng 2 days. Kumari, umuwi ng Martes, papalipas tayo ng 2 days. Saka tayo magpupurga. Tapos, next Martes na ulit yung magiging load nila. Hindi na tayo maglo-load ng Sabado. Kasi, 2 times a week tayo maglo-load pagka nag-start na yung race. Martes, saka Sabado. So, iiwasan natin mag-load ng Sabado. Magiging ang load lang natin Martes lang. Tapos susunod na Martes na, kasi magpupurga nga tayo, ibabalik natin muna yung condition. Pagyari natin magpurga, saka tayo maglo-load ulit. So ganun lang ng ganun tayo mag-condition. Ayan. Sa ngayon, di ko pa sila binabitamins, dahil nga nag-cleansing saka flushing tayo ng ibon. So dililinis talaga natin muna yung katawan nila, tapos purga pagyari ng first training. So iahagis-agis ko pa sila, ano, may mid-toss ko sila ng mga paikot sa site nga natin or sa lugar. Tapos yun na, start na sa Martes. Baka maghagis tayo bukas. So ganyan lang ganyan, guys. In-update ko lang kayo. At update ko na lang din kayo bukas kung ano yung magiging nangyayaring pauwian natin dito sa Katbalogan. So ingat kayo, guys. God bless.